Hello guys! So welcome, welcome again. This is Lisa and welcome to my channel. Kung bago ka po sa aking channel, paki-press ng like button at paki-share na rin para kayo po ay maging updated para sa aking mga bagong videos. So ngayon, isi-share ko po sa inyo ang aking MetaTrader 4 platform customization. So yan po ang mga currency pairs na pwede nating trade. Ngayon po ay Friday, July 30, at ngayon po ay live pa yan dahil mayroon pang market until tonight 11 o'clock or 12 o'clock ng GMT3. So ayan po, share ko po sa inyo. Kanina nai-add ko na dito ang XRP versus USD kasi magte-trade ako ng cryptocurrency para ma-train ako ulit ng aking technical skills sa trading na gamit ang MetaTrader 4 platform dahil it's more than a year since I stopped trading in forex trading. So parang demo lang ito at para lang magawang parang reality, naglagay lang ako ng $20 para sa XRP trades. Para lang itong, parang yung instead ng demo, nagagamit ako ng $1 million or $100,000, gagawin ko na lang in real account. Para sa ganon, kahit masunog, it's okay lang. So, dahil ito ay practice ulit. So, parang nagde-demo lang ulit ako gamit ang 1% trades per day. So, ayan. So, ayan po ang mga currency pairs na pwedeng mapagpipilian. Mayroon pong forex crosses. Ayan. Ayan po ang mga forex crosses. At mayroon din ang mga forex minors. Yan sila. At mayroon ding CFDs. Ayan. Kung gusto mo mag-trade ng gold, mayroon dyan. Commodities. Mga platinum, mga metal po. Yan po yung laman ng commodities. At meron US tayong oil. NYC ang mga at oil. Ayan. Ang mga indices. Syempre hindi nawawala yan sila. At merong mga major indices. Pero hindi ako nagtitrade ng ganyan. So, punta tayo sa crypto dahil ito ang aking kadalasang tinitrade sa ngayon. So, mayroon tayong gusto kong itrade itong XRP, kaya nilagay ko na siya sa aking platform. Ayan, mayroon dyan SIC, BTC, XMR, USD, at marami pang iba, no? So, dahil ako, nakalagay na ako, balik na lang tayo sa aking platform, at ito na nga siya, si XRP o si Ripple versus US Dollar. So, ang value niya dito ay nasa 0.72 18, no, ang kanyang value ng isang XRP dito versus dollar. At yan ang ating equity na tin-transfer mula sa ating account. So, meron tayong $20 na pwedeng mapaglaruan ng 1%. Ang goal natin dito, ang goal ko dito ay i-master yung pag-trade ng 1%. So, it's either 100,000 man yan, $1,000, or $500, $100, or $20. It's the same thing na magte-trade ako per 1% per trade. Yung imamaster ko dito is yung 1% so, parang trade lang kailangan sa aming sarili. So, ayan. So, balik tayo. Ito yung mga major currency pairs na nandito na. Nandito na talaga yung mga major currency pairs. Hindi na ako, hindi ko na yan ginalaw. Mayroon yan dito, ang Euro US Dollar, GBP USD, USD CHF, USD JPY, AUD USD, USD CAD, NZD USD, Euro GBP, Euro CHF, Euro JPY. At syempre, dinagdag ko lang ang XRP USD kasi nga yan ang aking iti-trades sa mga following weeks. So, ayan, itutour ko naman kayo sa platform. So, ang XRP USD dito ay hindi ko pa na-customize. So, ang gagawin ko ngayon ay i-customize ko siya. Okay? So, paano mag-customize? Punta tayo sa kanyang settings.
Then pupunta tayo color, sa kanyang background niya. Papalitan color, black, kasi papalitan dyan ako sanay sa background na kulay black. At para matanggalan ng grid, talaga gagawin din natin black yan para plain lang yung nakikita ko at walang mga grid sa aking platform. And then, ang bar up, papalitan ko siya ng kulay green kasi para ma-identify ko siya na siya ay bowl candle. At bar down, papalitan ko siya ng kulay red para ma-identify ko siya na siya ay beer candle. At ganun din ang bowl candle, papalitan ko rin siya ng kulay red. At ang beer ay papalitan ko rin ng light red. Okay, so we're done and set for it. So, babalik na tayo, sa ating platform. Ayan, so ayan na yung aking piling kulay. Sanay sa kulay puti. So, yan na lang ang gamitin mo, kulay puti. Kasi ako masanay akong, ang mata ko ay sanay sa ganitong kulay. So, yan na siya. Minsan, nag-change lang ako ng red. Medyo dina-darker ko lang yung red. At dina-darker ko rin yung kulay green. Para masyado ko siyang nakikita kahit medyo may kalayuan pa. So far, ito na yung aking na-customize. At sa ngayon, hindi na ako mag-trade o hindi na ako mag-a-analyze kasi it's Friday, last trading day. So bukas na ako mag-a-analyze. It's either Saturday or Sunday ng umaga or gabi pagkatapos ng aking trabaho kasi ang market ay mag-start na ng Lunes ng madaling araw. Pero hindi naman ako nag-trade. Mag-trade pa rin ako sa daytime. So at least mayroon akong idea kung mag-analyze ako by Sunday kung ano ang posibleng magiging trade ko for the next following day. So ayan, so far yan lang muna at sana ay may ma-inspire sa mga kulay na ito. Pag may na-inspire sa mga kulay na ito, then comment down sa comment section at gagawa natin ang panibagong video. Pero so far, ito lang muna. Customization, then later on gagawa ako ng aking trading ideas or trading analysis, then i-upload ko whether it's a winning trades or a losing trades, ilalagay ko po sa aking video for the next video para malaman ko kung saan ako nagkakamali. Din aaralin ko na naman ulit kung bakit ako nagkakamali sa trade na yon. So, my trading appetite ay usually nagsastart lang ako by Monday, Tuesday, until Wednesday. So, alamin ko bakit ganun lang yung within ang aking trading appetite. So far, dito lang muna at maraming salamat. Once again, ako po si Lisa. Sana po may ma-inspire sa mga kulay ng aking candlestick at mga aking later on din pala i-share ko ang aking mga pattern na ginagamit. Then, syempre, sasabayan natin ng kokonting balita. Okay? So, maraming salamat. Magiging chismosa na naman tayo sa trading economics. And thank you so much once again. This is Aliza.